So ito pong usaping SMNI is at ng UV, nasan ba yun? Saglit lang ha, ayun. Kumbaga may sinasabi dito, ang UP, Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas. Ayan po ang ating tatalakayan sa pang-apat. Okay. So, ayan po. Saan ba yung pangalawa? So, sabi po dito, walang karapatan ang SMNI at NTF-ELCAC na isensura. Malalim na ano yan ha. Isensored, di ba? Ang mga aklat kahit ano pa ang pinapaksa nila. Bahagi ito ng kalayaan ng malayang pamamahayag at pag-iisip na pinoprotektahan ng saligang batas ng 1987, okay? So may isa pa po 'yan na hindi ko alam kung bakit ayaw lumabas, pero ito. Ayan. Sabi dito, siyempre balita ng News 5, walang karapatan ng SMNI at NTF-ELCAC. Kinondena ng University of the Philippines, Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas ang akusasyon ng dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy at mga host ng SMNI na krimen ang ginagawa ng komisyon sa wikang Filipino na paglalathala ng mga akdang kontra sa gobyerno. O diba, kontra gobyerno. Matatandaan sa parehong araw ng panayam ni Badoy sa SMNI August 9 at ngayon buwan ng wika, naglabas ng memorandum ang KWF na naguutos sa mga paaralan at aklatan na tanggalin ang mga anti-government na libro, which is para sa akin tama. Diba? Ano ituturo mo sa mga estudyanteng Pilipino? Ang paglaban sa gobyerno? Simula pa lamang noong itinatag ang DFPP noong 1966, isinusulong na nito ang makabayan, malaya at kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng mga pananaliksik ng malikhaing akda sa Pilipino. Hindi ito matitinag sa pagsisiwalat ng katotohanan ng lipunan sa pamamagitan ng wika at panitikang ang pagdidiin ng UP-DPFF. Ano ang ituturo natin sa estudyante ng mga Pilipino? Kontra gobyerno? Yung mga maling history? Kailangan nga po yan, isaayos lahat yan eh. Di ba? Kailangan po isaayos yan. Kasi, kung puro na lang ganun ang mangyayari, puro kontra gobyerno, ano na lang po ang mangyayari sa mga estudyante natin? Parang mali naman po talaga. Balik tayo dito sa UP. Oh, walang karapatan ng SMNI at NTF-ELCAC na incensored ang mga aklat kahit ano pa ang pinapaksa nila. Hindi po pwede yung kahit ano na lang ang ipaksa. Kailangan po tama ang ipinapaksa dyan. Hindi po porket merong karapatan, merong malayang pamamahayag, eh kahit ano na lang po ang sasabihin ninyo. Meron din pong limitasyon yan. Meron din pong limitasyon. Ang sabi nga eh, di ba? Ano ang sabi? Ang malayang pagpapahayag ay hindi ibig sabihin na kumbaga kahit ano pwede mong sabihin na ikasisira nung taong ibinabalita mo. Kailangan po may limitasyon din po yan. Kung ang binabalita mo e pawang katotohanan, e okay sana. Kaso ito, kontra gobyerno, ano ang ituturo sa mga mga bata? Uumpisahan doon sa ganong libro, tapos syempre ang mga kabataan natin, medyo mag-aalab, magagalit sa gobyerno. Ganito pala gobyerno natin. O tala. Diyan din po nag-uumpisa eh. Di ba? Diyan mag-uumpisa din po. So pag nabasa ng bata, ano mangyayari? Ganito pala tayo winawalang yan ng gobyerno natin. Hindi natin alam. Mag-i-start na makapag-isip
Oh. O eto, merong mga ano, may mga ganap kami na sinisigaw namin sa gobyerno itong mga ganitong paksa. Ganitong suliranin. Sumama kayo sa amin. O, di ba? Nandiyan na yung paghihikayat doon sa mga kabataan o sa mga mag-aaral. Sumama kayo sa akin, sa amin. Mag-rally tayo doon, mag-strike tayo doon. Mag-traffic tayo doon. Isigaw natin ang mga hinaing natin sa gobyerno. O, diyan na nagsimula. Sunod, ano na po ang sunod na sasabihin? O tara, sumama kayo sa amin. Panik tayo ng bundok. O, diyan na po. Nako, diyan na po kawawa ang ating mga anak at kabataan. Kaya po, talagang, para sa akin, itong kung talagang yung mga libro na kontra-gobyerno, yung mga nakasulat noon, tanggalin po yun. Bakit po? Unang-una, sa mga pampublikong para paaralan, yung tax ng bayan, tax ng taong bayan, gobyerno po ang magsasaayos upang makarating doon sa mga eskwelahan, upang magkaroon ng libreng pagpapaaral. O, di ba? Tapos, yung libro, ano sinasabi? Kontra gobyerno. O, ganito kawalang ya ang gobyerno ng Pilipinas. Parang kalokohan po, di ba? Sabi po ni Tito Jet, sa totoo lang ang nagiging diktatorial ang UP Department Filipino as if gusto na nilang ipaksa pati ang mga kalayan at tabloid gaya ng Tik-Tik, Sagad at Toro. Oh. Talaga pong aalma, lalong-lalo na ang NTF-ELCAC diyan. Bakit? Eh sila po yung nangunguna eh. Doon sa gusto talagang masugpo ang terorismo sa bansa natin. Dahil po ano, isa din po ang isa po sa napakalaking problema is ang terorista. Kapag meron pong terorista sa loob ng bansa, unang-unang nawawala eh ang turismo din. Oh. At the same time, kawawa yung mga nadadaanan ng mga terorista. Di ba? Sabi ni Maria Eileen Malbar, bakit kayo lang ba ang may dapat nakalayaan? Ang mga libro naman ay hindi absolute truth ang mga nakalagay. Kaya ina-update ang laman ng libro pag may nakita tayong data na dagdag para itama. Tama po, di ba? Eh, ang gusto nila is nandun nakapokus na lang tayo kung ano yung kanilang mga ikinwento dati. Kung ano yung kanilang mga inilathala dati. Yun na yun. Wala nang palitan. Di ba? Kaya nga galit na galit po yung mga taga-Kabilang Parlor. Eh, bakit nyo papalitan yung history natin? Bakit nyo ganyan, ganyan? Ba't nyo ipapalabas yung Made in Malacanang? History distortion yan ah. O, di ba? Talagang galit na galit sila. Tapos, dahil nga hindi nila mapigil, o ipinasok ang ka-chips, ay ka-tips, sorry, ka-chips tuloy. Di po chip yun, ha? Ipinasok ang ka-tips na nilangaw po. Ano sabi ng taong bayan? Wala na yan. Paulit-ulit ng tatlong dekada yung sinasabi dyan. Paulit-ulit ng tatlong dekada yung mga kwentong nandyan sa loob ng ka-tips na yan. O, di ba? O.